ilang araw lamang ang pagitan at isa na namang sanggol ang natagpuan sa isang bus terminal sa Quezon City. Ayon sa officer in charge ng Baliwag Transit na si Arnie Bernardo, isang baggage porter ang siyang nakakita sa sanggol na iniwan sa nasabing terminal. Ang nakakita talaga doon yung aming porter na yung mga nagbubuhat ng bagahe ng pasahero, nakita nila sa likod niya ng drum. Agad namang pinagbigay alam dito sa naka-duty ng mga dispatcher at saka doon sa liaison officer namin. Agad din nila itong itinawag sa barangay at kapulisan. Ginawa naman namin mga kasamahan dito, tumawag sa barangay upang ipaalam yung pangyayari. Nag-umpisa agad ang investigasyon kung sino nag-iwan sa sanggol. Hanggang sa may napansin silang kaduda-dudang babae at lalaki. Natunto namin yon dahil sa sila yung talagang nakitang pumunta dun sa may dulo . Actually, dapat sasakay na sila dun sa biyaheng alas 3 na biyaheng papaya, Nueva Ecija. Siguro, nakaramdam na siya nung paghilab ng tiyan niya. Kaya bumaba sila nung partner niya, pumunta sila ng CR. Doon na sila nagtagal sa CR. Malinaw sa CCTV ng terminal ang pagpasok ng dalawa sa magkatabing restroom. 1.5 hours sila lumabas ng hapon, 4:09. Tapos nandiretso sila sa likod sa may bandang stakan ng tubig namin doon sa may mga drum. Kapansin-pansin ang paglabas ng dalawa. Iba na ang kulay ng suot nilang damit pang itaas. Tila sinadya para hindi sila makilala. Huli rin sa iba't ibang anggulo ng CCTV ng terminal ang paglabas ng palikuran ng dalawa. Hanggang sa buling pagsakay nila ng bus, biyaheng Nueva Ecija. Sa kasamang palad, wala ng buhay ang kawawang sanggol nang matagpuan ng mga empleyado ng terminal. Buhay pa po ba yung baby? Wala na nung nakita nila. Nakita yung baby na wala ng buhay, pinagbigay alam dito nung nakakita na porter. Ang sanggol na iniwan sa Baliwag Terminal sa Quezon City, inilibing na. Kasalukuyan nakakulong ngayon sa Kamkaringal ang lalaking nahuli sa CCTV. Naumaming ama ng naiwang sanggol sa terminal ng Baliwag Transit. Yung ama ng sanggol ngayon nakakulong sa SIDU, hinihintay po ng hearing. Sumampa po yung kasong infanticide po. Kasi ang namatay na ay sanggol. Habang ang babaeng nagluwal sa bata, napag-alaman naming minor de edad pala. Sa pangalaga po siya ng SSPD sa QC, sa Mulati po, na kung saan na nagkakaroon po tinatawag na examination regarding sa discernment niya, ma'am. At pag napatunayan na sa tamang pag-iisip siya, although minor siya, ma'am, sasampahan din siya ng kaso na katulad dun sa lalaki. Ayon sa datos ng Commission on Population Development o CPD, age 10 to 19, no, mataas talaga ang ating pregnancy rates, no, from at live births, yung mga nanganak na, from more than 136,000 in 2021, naging more than 150,000 in 2022. So medyo alarming talaga yung under age 15 or 10 to 14, no, mataas yung pagdami nito from more than 2,000 in 2021 to more than 3,000 in 2022. Kaya naman, ang kanilang ehensya nakatutok umano sa pagpapalawak ng kaalaman di lamang sa mga kabataan, ngunit maging sa kanilang mga magulang. Binibuild namin yung capacities ng local government units para sila yung mag-implement ng mga programs on comprehensive sexuality education, on responsible parenthood and family planning. Meron din kaming program for parents. No, yung mga parents talaga natin, dapat sila yung unang source ng information about sex and sexuality. Nakakalungkot isipin na ang ating mga Filipino na mga kabataan, ang kanilang sources of information ay social media. Kaya naman, paalala ng CPD, maging mapagmatsyag sa mga posible pang pangabuso.
at maging bukas sa impormasyon patungkol sa sex education. So ang payo ko sa ating mga kabataan, no, protect yourselves. It could start as early as good touch, bad touch. Kapag ka nafe-feel mo na nababiolate yung personal boundaries mo, ang core message namin, run and tell. At bago pa mangyari ang abuse, dapat alam mo no yung mga signs. Merong policy ang DepEd ng Comprehensive Sexuality Education na i-integrate sa curriculum. At para naman sa mga magulang o mag-asawang hindi pa handang magkaanak, nagpaalala rin ang CPD na maraming paraan para sa matagumpay na family planning. Sa ating mga mag-asawa, no, pag-usapan ninyo, ang aming core message ay usap tayo sa family planning, pag-usapan ninyo talaga. No, marami namang methods eh, no, na available. Libre ito sa mga health center at saka para sa mga lalaki. No, pwede kayong magpa-vasectomy para yung mga kayo naman, no, kasi mga misis niyo yung nanganganak. So kayo naman ang magpa-vasectomy. Hindi po itong pagkakapon, napakadali lang nito. Pinalikan naman namin si Baby Moses para bigyan ng mga dagdag na gamit gaya ng mga damit, bathtub, diaper, gatas, vitamins, at kung ano-ano pa. At nito lamang November 14 ay bininyagan na ang cute na anghel ng lokal na pamahalaan ng Agoncillo. Tunay nga ang sa kabila ng nakapanlulumang pangyayari, pagmamahal pa rin ang iiral sa puso ng nakararami. At para naman sa mga hindi nabigyan ng pagkakataong masilayan ng mundo, makamit din sana nilang ustisyang nararapat sa tamang panahon.